Actually, kapag nagde-design ako ng art tulad nitong artwork na to, inuuna ko talaga yung subject. So, itong si Lenny muna. Nag-start ako ng ganyan, as in blanco. Dito, ito muna yung pinag-decidean ko. Basta gusto ko, siya yung main subject. Yung process ko talaga is deciding during the process kung ano ba talaga yung bagay. Kasi kung ano yung kakalabasan ng main subject ko, dun ako usually nag-a-adjust. Nag-root siya as a normal citizen na gusto lang na magkaroon ng change. Gusto ko lang na may mag-speak up about some issues na kailangan pag-usapan, di ba? Kaya naisip ko na bakit hindi ko siya simulan rin. Meron kasing movement yung Novice magazine before na mag-send ng art, ganyan, para lang gumawa ng libro. Diba, since last year, that time, parang nagsimula na yung elections. So, ang rami mo nakikita, sobrang na stress ka, nababad ka sa mga nakikita mong informations. So, naisip ko, sige na, gagawa ko ng art to make a stand, to make something na alam kong maka-educate ng message across different people, ganyan. Tapos ayun, naging history na siya, like, nakagawa na ng libro, naging t-shirt na siya. Ayun, yun yung journey nung Lenny Art. Hi, ako si Chinny Basinang. So, I'm an illustrator by night and ahensya naman ako, advertising girl sa umaga. So, yun yung day job ko. Pero yung personal work ko is very deeply rooted siya sa saturated hues at saka psychedelic patterns. Naglilin ako towards topics about politics and women empowerment, about sa pride community, and of course, self-love and self-care topics. Talagang ganyan. Ito yung ginagawa ko ngayon for the month of February. So, for this month, bala kong gumawa ng Everything, Everywhere, All at Once, fan art. Kung alam niyo yung quote nila na, in another life, I'm okay doing laundry and taxes with you, di ba? Oh my God, sobrang feel na feel mo siya, wee. Kasi, ayun nga, yung art is okay lang maging random. Okay lang gumawa ng outside your topic. Different advocacies, different issues, ganyan. Kasi kailangan mo rin ng time to breathe as an artist. So, yung previous artworks ko, nilalagay ko siya around dun sa currently ginagawa ko na artwork. Kasi nakakatulong siya na maging consistent yung design ko. Passion ko talaga before pa, like, since 3 years old ako mag-art talaga eh. Yun yung alam kong way to communicate. Growing up, mahilig talaga ako sa weird films. Like, very random siya. Like, mga Holy Mountain, ganyan, A24. At saka mahilig rin ako sa patterns. Naging fascinated ako sa patterns ng nature. At saka, yung psychedelic and saturated patterns lang in general and colors. So, mahilig ako kung makakita ng very vibrant looking pictures. Mga ganun. Kaya ayun, parang combined mo yun. Yun yung art ko eh. I think, gusto ko lang pakita sa art ko is the right balance of parang galit at saka warmth dun sa ginagawa ko. Kasi intense na yung message eh, na sinesend mo, diba? So, binabalance ko siya dun sa warmness ng kulay. It resonates. May personality rin na gusto ko masaya lang. Chill lang, ganon. Ayun. Before Lenny, parang nagtatouch talaga ako sa different issues na rin. So, gumagawa ko ng iba-ibang women artworks, self-love artworks, and political issues. And minsan, yung mga projects ko sa agency world, sinishare ko rin sa art account ko. Like, tulad nitong magparehistro.com. So, it helps people and youth. Ine-encourage namin sila na bumoto this coming elections. So, ito yung mga projects na pinagbibisihan ko so far. And iba-ibang collaboration. So, gumagawa ko ng mga random toys, ganyan. Kasi yung friend ko, gumagawa siya ng toys. Ayun, so parang
ever since talaga, like, I really love creating subjects na nag-focus sa women. Yung art ko, ano siya, naglilin siya sa yung kind ng women na gusto kong i-portray, which is vibrant, very funky, tsaka empowered. As Chinny, ganun siya talaga. Pero yung ibang issues and topics, yun rin yung naka-help pag-build kung sino ako ngayon. O like, yung Lenny art, diba? I think nakita ko siya kasi sa mom ko. Yun talaga yung pinaka-starting point, kumbaga. Kasi yung mom ko sobrang powerful niya as a person. So nakita ko kung gaano siya mag-work and paano siya maging powerful sa sea ng men. I see myself sa art ko rin. Kasi parang syempre ako as a woman, syempre 'di ba, you appreciate kung anong meron ka, kung sino ka as a person, ina-embrace mo siya, you're trying to embrace yourself. So it helps rin na magkaroon ng self-love as a person. Na makita mo yung self mo na ito yung gusto kong makita sa sarili ko or ito yung nakita ko ngayon kung sino ako. Before, may insecurities rin ako as a person. Like, super intense yung insecurities ko. Through art, na-express ko siya na like, nagdodrawing ako ng hindi perfect na body, ganyan. Yun yung gusto kong i-portray na okay lang na maging ikaw. Kailangan mo lang maging confident. Just be you and happy kung sino ka and be content. Ayun. Kasi yun rin yung gusto ko i-achieve. I think nag-mature ako as a person. So yung mga topics na tinatouch ko, parang gradually mas naging important siya or mas naging intense yung mga iniisip kong topics. Kasi syempre, tumatanda ka, mas may malay ka na around you, di ba? Alam mo na kung ano ba yung talagang problems ng bansa and different communities na kailangan ng voice, ganun. So, yun siya, nag-change yung mga topics ko. At saka, siguro in terms of execution is mas nagkaroon lang ako na attention to detail. During the Lenny period, parang nagkakaroon rin ako ng time to collaborate with different creatives. So, parang it opens rin the gate na makakilala talaga ng iba-ibang connections and iba-ibang artists rin like me. After ko i-release yung art na yun, nag-viral kasi siya, tapos ang rami nag-message sa akin na sobrang hindi ko kilalang mga tao na sinasabi na thank you kasi you inspired me. Parang ganun, na parang nakatouch na nakagawa ko ng mga ganong type ng art na yung belief nila nag-resonate dun sa ginagawa ko. Doon ko na-realize na iba pala talaga yung power kapag gumagawa ka ng ganong klaseng artwork. Important rin pala yung platform ng art to spread the message at saka matulungan yung tao maka-feel ng things and kumbaga ma-turn yung thinking into doing. For me, power as a Pinay artist, I think, is being able to move people. A very essential part ng art sa pag-address ng iba-ibang solutions kasi it helps people na magkaroon ng self-awareness at saka ma-realize nila yung kung hindi pa nila na-realize yung nakailangan pala nilang mag-speak up about sa mga iba-ibang situations. Parang kapag nagkaroon ka na ng self-awareness, ano ba yung important sa'yo na ipaglaban? Hindi ka natitigil? Parang may drive ka to push further kung ano pa ba yung kung saan ka ba kailangan. After Lenny, parang nagka-create pa rin ako ng works na like, kunwari dito. Yung mga topics after the elections na kailangan pa rin bigyan ng pansin. And then yung ang namulat, hindi na muling pipikit. I think important rin talaga aside sa pag-illustrate is you speak up about the issue in general. Bawat tao importante magsalita eh. Sa, para maka-create ka ng isang malaking movement kung ano man yung pinaglalaban mo.
At saka, I think important rin na you stay true to your values and philosophy para hindi ka masway kung ano man yung mga nakikita mo outside. Find something na you care about. Yun yung importante.